isang malaw. Akang kaway-kaway po sa inyo lahat. Ayan, munti ko na makalimutan na gabi na. At ang paligid ay tahimik na. Tambay tayo. Ayan, tambay tayo mga katambay sa bintana namin. Ayan. Nakikita nyo ang windows ng aking mga kapitbahay. Ayan, may nagsisingalong pa. May pinag... Naririnig ba? Parang kinakate si kuya yung kapitbahay ko. Itumba na yan! Ayan. Yan. Ang topic nga natin for tonight is about sa mga common denominator. At what? Naging mathematics, no? Sa mga common reason kung bakit ang mga single mom ay nag-aasawa ulit. Or naghahanap sila ng mga jujuwain at magiging haligi ng tahanan. Ako, for me, nung nagkamali ako sa unang pagkakataon, kasi bata pa lang ako noon, at yung baby ko, di, pwede ba dito tayo? Nangawit ako eh. Ayan, yung baby ko is, ayan. Pero gandong pwesto, ayan. Yung baby ko si Michael is, ano siya, naghahanap siya ng figure na isang tatay. Figure. Ayan. Tapos, naghahanap siya ng presensya ng isang ama. At nagkataon na meron akong may kaibigan yung barkada ko na napalapit yung anak ko, yung loob ng anak ko sa kanya. Kaya ayun. Napagaw pansin yung ano ko, yung hairline ko nag-level up na. Ganito ba talaga? Ito ba ang sign of aging? Lumalawak na yung ano ko, parking lot. Tapos ayun. Ano ba to si kuya naman? Naririnig niyo ba yung kinakanta niya? Never say goodbye. Talagang bumabackdown siya sa vlog natin. Ayan. Tapos nga, yun yung common reason. Kasi yung bata, naghahanap ng presensya ng isang ama. Kaya yung to be honest, ano kasi yun? Noong time na yun, nung sa experience ko ha, hindi pa ako ready pumasok sa isang relasyon, pero dahil sa kaya parang hindi pa ako ready pumasok sa isang relasyon at hindi ko ganun ka type yung manliligaw ko na yun, pero dahil sa mahal siya at napalapit sa kanya yung baby ko, yung panganay ko, kaya nakita ko naman na that time na responsable siya at tanggap niya ako at ang anak ko, kaya sinunggaban ko kasi para mabuo yung pamilya ko. Yun yung mga isang common reason kung bakit ang single mom pumapasok uli ng panibagong relasyon. Kumbaga nakikipagsapalaran. Tapos sumusugal uli yung isang babae para buuhin yung pamilya niya. At ibigay sa anak niya yung maging buo yung pamilya niya. Tapos, ano pa ba? Isa pang common reason na isang single mom kung bakit siya naghahanap ng panibagong mamahalin, para kasi hindi siya nawawala ng pag-asa na meron at meron lalaking magmamahal sa kanya ng tapat at tunay. Isa rin sa mga common reason kung bakit ang single mom ay hindi nagsasawang sumubok magtry na pumasok sa isang relasyon dahil sa hindi niya kayang i-provide yung family. Oo, may mga babaeng hindi nila kayang ibigay sa anak nila yung pangangailangan, yung pagpo-provide sa family, at nakita nila yon sa mga lalaki. Na yun ngayon kailangan nila ng isang kumbaga provider ng family, kaya sila napapasubong pumasok sa isang relasyon na panibagong relasyon. At madalas sa mga hindi lahat ibang single mom na kasi na experience ko to, hindi na ako magmamalinis sa inyo na hindi ako na lang ha, example ko na lang, hindi ako sigurado sa pangalawang lalaki, yun nga, sa pangalawang, ayan, naririnig ka mga kitbahay, hinaan natin, ayun,
Baka kasi may mga satellite sila, 'di ba? Marinig nila na, ah, 'di ba, mga bonjang, mga, alam mo naman ang mga Pilipino, mga panghusga. Ayun, parang hindi na ako magmamalin sa inyo kasi nga nationwide nga, ito nga eh, binablog ko nga, sinishare ko nga, 'di ba? Kasi yung mga mistake ko, mga pagkakamali ko sa buhay, ayan. Para din maging aware at maging aware yung mga papunta pa lang sa dinaanan ko. Ayun. Madalas, ayun, hindi ako naging sigurado dun sa pangalawang pagkakataon, nagkamali na naman ako. Kasi ang inisip ko lang noon is kailangan ng tatay ng anak ko, tapos kailangan kong buhin yung pamilya ko kahit hindi ako sigurado sa lalaking 'yon. 'Yun na 'yon. Hindi naman masama na magmahal ka uli o sumugal ka uli. Basta wala ka lang sinisirang pamilya o sinasagasa ang ibang babae o pamilya. Madalas din sa mga single mom na mahusgahan. Kasi minsan, yung nagkamali na sa una, tapos pumangalawa, pumangatlo pa, parang sabihin na natin malandi yan kasi hindi na nadala. Pero hindi po, kasi wala tayong karapatang husgahan ang kahit sino man. Kasi hanggat may buhay, yun sinasabi nila lang, binibigyan tayo ni God ng pag-asa para itama yung mga pagkakamali natin at para mangarap. It is easy for them to judge sa mga kababaihan, sa mga single mom na malandi o tanga, wala nang kadala-dala. Kasi hindi ikaw yung dumadaan o nakakaranas, nakakaramdam ng pain niya, ng lungkot niya, ng takot niya. Na rin sa experience ko, sa mga single mom na kagaya ko at bagong single mom pa lang, welcome to the club. Ang mapapayo ko lang is huwag tayong pumasok sa isang relasyon dahil lang gusto nating buhin ang pamilya natin. Dahil lang gusto nating may kilalaning ama ang anak natin. Kasi ang walang ibang tatay na hanapin at dapat kilalanin ang anak natin, kundi yung tatay nila. Kahit pa kasi hodang walang hiya yun, tatay at tatay pa rin nila, dugo at laman pa rin nila ang hahanapin at kikilalanin lang nila. At hindi natin kailangan ng proxy, kagaya ng ginawa, minsan nagawa kong pagkakamali sa buhay ko na ayoko nang balikan, na naghanap ako ng proxy. At ayun, nagpatong-patong lang yung mga pagkakamali. At siguro ang magandang naging bunga ng pagkakamaling yun ay yung nabigyan ako ng anak na babae, si Brianna, di ba? At sa ngayon, gustuhin ko man sabihin na open ako, open ang pinto ko, maluwag pati bintana ko para sa love life. Kaya lang po, wala talaga akong time. Kulang na kulang yung oras ko para sa mga sa trabaho at para sa anak ko. At kung meron man akong libreng oras, ibibigay ko na lang para sa tatlong anak ko. Why not coconut? Oo, lahat ng babae, mapaaso pa yan o insekto, lahat ng babae ay may kanya-kanyang lungkot, may kanya-kanyang takot, at may kanya-kanyang pangarap na mahanap yung one and only true love nila, yung destiny nila, yung soulmate nila, yung the one. And, ano ba, ba't gumagano na lang? Kanino ko nakuha yung gumagano na lang? And, oo, ako, nangangarap din naman ako na makita ko siya. Nasaan ka ba? Nasaan ka ba? Ang bilim-bilim naman kasi, hindi ko makita. Ayan, nangangarap din naman ako na one day, makasama ko at makilala ko yung the one na ibibigay sa akin ni God. Sana foreigner, no? Tapos, kaya lang, sa ngayon, hindi pa yung oras ko, gusto ko munang ilaan, ibigay sa mga anak ko.